Hello mga ka-viewers, ngayon ay nandito po tayo sa Candelaria Zambales para po mag-install po ng cortina. So nakaraan po, nakahosto na po natin yung bahay, tapos po nagkaroon tayo ng ocular dito. Then nagkasundo po kami ng client kaya po nag-go through po yung project. So ngayon papakita ko po sa inyo yung mga ilalagay po natin sa loob po na cortina. So tara po, pasok na po tayo sa loob. Bale mga ka-viewers, kung gusto niyo po mapanood po ang dream house po ng subscribers natin from USA, gaya po na sinabi ko, yung link nasa description box po. Bago po tayo nag-start mag-install, nag-lunch muna po tayo kasi nakarating po tayo ng Candelaria Zambales ng lunchtime na po. So pinaghanda po tayo ng food ng client, kaya maraming salamat po. Since busog na po tayo, share ko naman po sa inyo yung aming pag-i-install. So gaya po niya, nakikita niyo po, may kinakapa po kami sa ceiling. So ang hawak po ni Kuya Marvin is magnet. Ang purpose po ng magnet para po makapa yung paglalagyan po ng bracket ng mga kortina para mas matibay po. So gaya po na nakikita ninyo, apat po na windows na malalaki yung lalagyan natin ng kortina dito. Then since alam na po namin kung saan po namin ilalagay mga bracket, ngayon po naglagay na po kami ng rail track para po sa linen and another rail track po para po sa blackout po na curtains. Once nasabit naman na po lahat ng fabric, i-steaming iron po natin yan para po mawala po yung mga lukot. Sa totoo lang mga ka-viewers, lagi ko pong pinofocusan talaga yung mga fabric natin kasi gusto ko po talaga na ma-assure na quality po yung ginagamit namin. Para sa linen naman po, bold na naman po na sheer ang nilalagay natin dyan. Para sa other side naman po, apat din po na malalaking windows yung nilagyan natin dito ng cortina. And ayun na nga po, ginagabi na tayo, so continuous pa rin po ang pag-i-steaming iron natin. Since nakasabit na rin po yan, ang gagawin naman po ng sewer po natin, tatahiin po yung ilalim para makuha po yung tamang length po na mga nilagay nating cortina. So talagang custom made po, no? So mga ka-viewers, ito na yung finished product natin sa living area. Sa living area po, meron tayo itong apat na windows na nilagyan po ng S-fold curtains. Decision po ng client is linen po halos ang ilalagay, na both sides po ay meron lang po na blackout curtains. So ito po ay hindi po siya split. Pag po inopen niyo yung linen, paglaid po siyang ganito. Gaya po dati nagkaroon po tayo ng ocular dito. Kaya nakuha po natin yung tamang sukat at tamang haba po ng kortina. Bali yung nilagay po dito na fabric, color cream po ito. So, ito po yung gusto ng client. And tingnan nyo pili na natin, kaya lagi ko po pinupusan. Sa ibang part naman po ng bahay, ang nilagay po natin is blackout po na Korean blinds. Premium po yan. And nagulat po ako dahil ako na po yung namili niyan. Tumugma naman po at bumagay sa tiles po na pinakabit ng client sa bathroom niya. And ito naman po yung sa laundry area. Talaga may pagmamalaki ko po yung ginagamit kasi po natin na Korean blinds is branded po yan. Losa, and maganda po kasi ang mechanism po talaga niyan. Napaka-smooth po pag ni-roll po ninyo. Dito po sa kabilang side, same lang din po dito sa kabila. Yung gagawin po natin ngayon po, dahil alas 10 na po ng gabi at mayroon po tayong gagawin kinabukasan pa, picture na lang po ipapakita ko sa inyo sa mga ginawa po natin dito, no? Kaya ito na lang po yun, pakita ko na lang po sa screen. Next client tayo mga ka-viewers, ito naman po ay sa Concepcion Tarlac at 2-story house po ang lalagyan natin ng ating mga kortina. So ito po, gumamit na tayo ng scaffolding kasi napakataas po talaga ng ceiling neto. High ceiling po siya, ang height ay nasa 210 inches po ang total. And ito po, for sure may magbabash po sa atin or magkocorrect, alam ko po. Kailangan po talaga ng more safety pag nag-i-install po. Pero don't worry, mag-i-improve pa po tayo, no? So ito po mga ka-viewers, ginamitan din po natin yan ng bracket. Sa ceiling po naka-attach as a wall para po mas matibay. And dito po mga ka-viewers, meron pa rin tayong kasamang sewer
na lagi ko naman po sinasabi sa inyo para ma-achieve po ang tamang fit po ng ating mga ilalagay na kortina. Habang nilalagay po ang ating S-fold curtains, naglagay din po tayo ng vertical blinds dito po yan sa dining area po nila papuntang sa lanay. Nag-decide po pala ang client na split ang maging design po ng kanyang blinds para po pag in-open at close, madali lang po maghiwalay. Kumbaga, hindi po mahabang hatakan ang mangyayari. Gaya po niyan. So, ito pong vertical blinds na ito is fabric po ito, although meron din kami ino-offer po na PVC. Tapos po, ang kulay niyan is gray. Kung type nyo po yan, ayun po, shade of gray po yan na tinerno po natin sa kanilang S-fold curtains. Aside po sa dining area, naglagay din po tayo ng vertical blinds dito po sa family area at same color din po yung nilagay po natin. Para naman po sa kitchen, ang nilagay po natin dito is premium din po na Korean blackout po na blinds. So, lagi ko po sinasuggest din kung magpapalagay po kayo ng blinds yung premium na po kasi yung basic po hindi po kasi siya tatagal kasi po manipis po yun unlike po sa premium. So same color din po ang nilagay natin sa bathroom po nila. So ito po dark gray kasi po ang interior po ng house is naglalaro po sa gray kaya gray po ang nilagay natin. Sa totoo lang po mostly OFW and mga subscribers po ang nagpapagawa po sa atin. And through video chat lang po kami nagkakausap kung ano po yung maganda pong kulay ang ilagay po sa kanilang bahay. So far naman po, halos po ang nilalagay po natin at sinasuggest po na kulay is approved naman po at nagagandahan po sila sa kinakalabasan. Okay. Sa dalawang bedroom po, beige po ang nilagay po natin na mukha lang pong gray, no? Again, beige po yan. And kahit ito po, napakahaba po ng width niya. Since maganda po ang roller at original po ang mechanism nito, tignan nyo naman po ang smooth po mag-light. So, ayun po yung talaga may pagmamalaki ko po sa mga ino-offer po natin na blinds. Bigyan ko po kayo ng idea kung paano po namin nilalagay yung mga blackout po na curtains. So, since mataas po yan para hindi na po mag-akit baba po yung ating maglalagay, so, ganyan po yung technique. And zoom ko na po yung fabric natin kung gaano po siya ka-blackout po, no? Kasi meron po kayo ma-encounter niya na TikTok, Shopee, Divisoria, and China, which is ibang-iba po sa ginagamit namin na materials. Para sa dinner po natin, meron tayong burong kanin, kalderetang manok, inihaw na liyempo at inihaw na hito. Salamat po kay Madam at Sir at sa mga nag-prepare ng food para po sa dinner po natin. Thank you. And balik trabaho po tayo. So talaga po sa pag-i-install po ng S-fold curtains, ginagabi po talaga kami kasi po hindi po ito madali ang trabaho. Talaga pong it takes time para po mabuo po ang inyong mga ipapalagay po na kortina sa amin. Lalo na po kung malaki-laki po at marami-raming windows ang lalagyan po natin ng kortina. And mga ka-viewers, ito na po yung naging finished product natin dito sa Conception Tarlac. So gusto ko lang po munang mag-thank you sa ating mga installer. Talaga po yung patience nila sa pag-i-install. Umaabot po ng oras yan. And syempre yung hinahabol po natin na pulido po yung gawa and syempre quality. Alam niyo po mga ka-viewers, kaya sunod-sunod po yung ating naging kliyente. Una ko po sinasabi talaga, yung fabric po na ginagamit natin is original from Korea. Kasi meron po kayong may encounter na mas cheaper po na version na ito, which is China. Nasasabihin po sa inyo is Korean fabric, which is hindi po. Yung mga client naman po natin makaka-witness talaga sa personal po. Kung ano po yung napag-usapan, yun po ang ipo-provide ko po na fabric sa inyo and syempre yung service po, no? So ito pong nilagay natin, ang kulay po nito is combination po ng smoke and gray yan na meron pong linen. Ito pong linen natin para po sa nag-wonder is burda po ito, no? So meron tayong picture po niyan para makita po ninyo. And ito po mga ka-viewers, napakataas niyan. Ang length po nito ay nasa 244 inches at ang total width naman po ng dalawang kortina na yan is 254 inches. Gaya po ng sinasabi ko din, makikita nyo naman po sa personal yung fabric na gagamitin natin at talaga pong original po yan. Ang naging motive po ng client is ito pong sofa nila kasi meron po siyang pagka-touch ng dark gray and light gray po. Kaya ayun po yung naging combination. Then, since may kataasan po ito dito sa main door, mababa na lang po ito, pero floor to ceiling po siya, no? Ayan. Then hanggang flooring po, pero may onting
inches po na gap yan para hindi po sumasayad sa flooring yung fabric. Then sa master's bedroom po ng client, naglagay po tayo dito ng S-fold curtains din kasi usually po pag master's bedroom talagang pinaghahandaan po ng mga client natin, kurtina po ang pinalalagay para po mas elegante. So ito po ay L-shape po yan na again, same pa rin po ng fabric na ginamit natin sa living area. Ito pong pinaprovide po natin na service sa S-fold curtains is 1-year warranty po yan. And nag-offer din po kami ng installment para po sa mga subscribers natin gustong magpalagay para po makagaan po sa budget po ninyo, no? Yung nagiging presyo po kasi nito mga ka-viewers, once na nag-ocular po tayo, susukatan po natin yan. And per window po yung nagiging presyo, tapos ina-add po natin kung magkano po yung possible na abutin ng lahat po ng window po ninyo. So ang ina-offer naman po natin lagi is complete set na po yan. Meron na pong linen or sheer, blackout curtains po na polyester, curtain holder, and yung tassel po. Mga ka-viewers, kung gusto niyo naman po magpa-ocular sa amin, pwede niyo po akong kontakin sa aking Facebook, Billy Toledo Vlog, para magkaroon po kayo ng idea kung magkano po yung possible po na abutin po ng mga windows ninyo sa inyong dream house. And mga ka-viewers, no, bali, ito po mga kurtina na ito, nagsasuggest din po ako sa client kung ano po yung bagay. And ang maganda po sa amin, syempre, kung alam naman po namin hindi rin magandang tingnan, hindi po namin ipipilit sa bahay po ninyo. Talagang i-assure ko po ilalagay is okay at fit po sa magiging dream house po ninyo. Para po sa maintenance, since ito pong bahay po ng client, eh may kataasan po talaga, high ceiling yan. Ito po, meron naman ng mga application ngayon na pwede kayo magpalinis. Para sa mga ganito pong house, ideal po talaga nagbubuk sila sa mga naglinis po ng house para po ma-maintain yung mga ganitong house po. Regarding naman po sa curtain, mostly po kung gusto niyo talaga siyang labhan, hand wash po yung pinaka-better na gawin. And yung iba naman po, gusto niyo talaga malinis po talaga. Every 6 months po, pinapalinis po lang yung curtain nila. Yung iba naman po, 1 year kasi po yung blackout po natin is 100% polyester po yan. So dumudulas lang po dyan yung dust. Pwede po kayong gumamit ng dry clean, ganun po, or vacuum para po mawala yung dust na kakapit po. If ever lang po. Ganun po yung pag-maintain po dito sa mga kortina po natin. Tapos po, syempre, pag nagsawa naman po kayo sa kulay, since fabric na lang po yung kailangan ninyo, nagpo-provide po kami, pwede po kayo maka-order din sa amin po ng ibang color po ng fabric kung darating po yung araw na papapalit nyo na po siya. And lastly, nag-install din po tayo sa Navotas. So ito po yung naging finished product natin. Yung video po, pagpasensyahan nyo na at video po ito ng ating installer. Sinend lang po sa atin. Kaya ayun po. Sana po meron kayo na kung ideas sa vlog po natin. And again, maraming salamat po sa panonood. Ingat po and God bless. Bye-bye!